standar. Standar? Hah? Ini apa ya? Apa ya? As we begin this activity, and continue to bless us with your joy, grace, love, and mercy. And in this activity, be glorified. We glorify you in our midst, and this is all we ask. In the mighty name of Jesus, and everybody will say, Amen. Okay po, please be seated. Alright, so good afternoon once again everybody. So I welcome everyone to our closing ceremony for our Brigada Escuela 2023. Okay, so without further ado, let me call on our courageous. Good morning. Good morning. Morning. Good morning. Sabi nila pag inopen, iko-close mo. Pero Brigada Escuela is a continuous activity. It doesn't end. So hindi pwede isa. Nanitas ni Brigada Escuela ahati. Sabi nga natin, bayan niya para sa matatag na paaralan, tara na, mag-brigada na tayo. Pero ngayon, tara na, pumasok na tayo. Because fast approaching, we will have the opening process.
Next week is another activity, and we have two activities next week. The weekend we may say appreciation, na, but we can never close Brigada, because Brigada is a continuous activity of the department. Wala itong ito. We can hear our blessings and donate our voluntary selfless activity. So next week po, dalawang activity natin. First activity natin is the Auckland Baling Eskwela. And when we talk of Auckland Baling Eskwela, it doesn't mean we continue for that as well. But rather we prepare our rooms. Iyadala po natin yung mga kwarto natin para sa mga estudyante dadating sa August 29. And secondly, it will be the last week of the National Learning Camp. And same time, we will have our, hindi na closing yun. It's the beginning of the National Learning Camp, because next year, there will be an additional to the learning camp. At least in our school, we have experienced what is NLC. May kukwento natin sa labas na ito ginawa natin. And we make history out of it, and we support the programs of the Department of Education. Ang napansin ko lang po sa Brigada Square natin ngayon, hindi pa tayo tapos. Marami pa po ISO. What do we mean by ISO? So nakita ko ang ating DRRM coordinator in the person of Sir Walter. Sir Walter, so kaya natin pwede ikabit ang mga upuan. Yan po, dinagdag ko na dito na yan. Sa susunod na taon, wala na lahat dito. And we need to keep it. Itong mga upuan na ito na pwede gamitin sa mga classroom. Let us use it our classroom. Yung mga lunesan yan, na ginasisan ng gobyerno, pinababayaan lang natin. Ilagay po natin yan sa mga rooms na pwede natin. No? Kasi yung mag-shifting tayo next year, they are completely over-stock tayo. Kung 800 ang estudyante natin, we need only 400. Kalahati yan yung shifting. Kung 1 po yan, 600 ba lang kailangan mo? At hindi naman natin pwedeng ipanigay. Baka tumating ang araw, dumami yung building, tayo naman ang walang upuan. So with the help of our DRR coordinator and our school cooperative custodian, let us keep our things in proper. Itago po natin. Marami po akong nakita ng upuan kahit sa libo. Hindi nyo man po ako napapasin, pero umigit pa po ako sa mga rooms ninyo, tinignan ko na. And I would like to congratulate each and every one of you. Palakpakan po ninyo sa inyo. Malakas! Malakas! Bakit po, hindi po biro yung ginawa natin ngayong taon na to. It's a relocation. It's a total change. Pagbabago po. And I am very much happy po kasi you have accepted the challenge. And the journey of the challenge will continue next week and the days to come. Marami pa po tayong challenges. I have tried to finish the schedule. Natapos ko na po. At binitin ko lang. Pinatatapos ko lang. Kila Sir Alan, Ma'am Mumbi, Ma'am Susan, Ma'am Ako. Sila po ang magtatapos. Ang tinapos ko po diretso. Sabi ko, pag-check na lang baka meron nagkakainan. Yung complete. But definitely po, one way lang ang schedule natin. It's only 15. Hindi ka mukha ng senior high school, ang senior high school, whole day. We start at 6 o'clock, we finish at 1 o'clock p.m. It depends pa rin po. Baka mamaya, isang araw lang ng 1 o'clock. Baka kung alas 2 sila. Pagdating naman po sa grade 10, yung panghapon, at saka yung grade 8, hanggang alas 6. Baka naman po, dalawang araw lang yung alas 6. Hindi naman po alas 6. Baka hanggang alas 5 lang. So, may mga pagbabago po sa biometrics. Pagpangumaga ka, you need to affix your finger in the biometrics prior to 6 o'clock. At pwede kang lumabas
2:30, be sure that you have 8 hours in the school. At panghapon pa naman, ganun din po, 8 hours pa, because sa panghapon, nag-i-start ang mga estudyante natin, 9:50, and will end up, it may be 6, it may be 5. So, nasa schedule po ninyo. Pag sinuwerte kayo, at natapos ko na yung 8 hours, pwede na po kayo umuwi. You don't need to wait until 5 o'clock kung hindi ka panghapon. Yung panghapon, kaya ka lang maghihintay until 5 o'clock because you have your schedule to teach. May schedule ka. And definitely, halos sabay-sabay naman ang uwi. 5 o'clock or 6 o'clock. So, pag umaga, and then, meron din tayong mga schedule, napapasok yung bata alas 10. Yung pang-umaga. Dinerecho ko yun. Why? Yung umuring kalakalat. Itang break. O patakay ka dito, tumbukan. So, patang mandiretso lang. Kung 10 o'clock ang pasok niya, ang labas niya, 1 o'clock. So, be it. One day lang naman yun. Hindi naman araw-araw. So, when you receive your schedule on August 25, and that's a new challenge to each and every one of us. Kung ako lang po yung challenge ito, sanay po ako sa shifting. Pumapasok ako ng 4:30, umuwi ako ng alas 7. Ganun po ang pasok ko for the rest of my life. Lahat ng inawagan kong shifting, ganun ang pasok ko. Nasanayan ko na. Dito sinasanay kong maging tamad. Papasok ako ng alas 8. Eh, siguro na it's a hobby on my part. Pagising ko ng maga, alis na ako. So siguro po sa inyo, there will be an adjustment. Pero ang ating pong mga non-teaching, 8 to 5 po kayo. No, ang ating mga non-teaching, definitely. No, kami lang siguro mga admin na may mga pagbabago. Siyempre, i-assign ko ng pang-umagang admin at pang-hapon na admin. No? So, hindi naman po everyday yun kasi most of the time. This is 8 years na ginawa natin until 5 o'clock lang po tayo. Ang pinaka-grabe, 5:50. Yun yung pinaka-grabe. Dahil malapit na po ang pag-delay, sa mga shifting po sa amin noon, ina-adjust pa namin ng 40 minutes yan. 50 minutes na nga tayo, mag-adjust pa tayo. So, let us hope and pray that our schedule be approved by next week. No? Isasubmit na po namin yan hanggang ngayon sa Webes. And let us all pray na sana yung mga vacant item natin, mabawi na natin. No? Kamukha sa grade 10, we have English and Science, yun ang kulang natin. Sa grade 9, Filipino. Sa Tech Book, mayroon po lang tayo ng sa grade 7, Ismao, and Carpentry ata. Yun ang mga kulang natin. Sa senior high school, marami. 7 items ang hinahabol natin sa senior high school. Ako po hindi ako namimigay ng item. I try to find means, ways and means na mabawi natin yung item. Panapanahon lang yan, sabi nga ni Leo Martinez, with the remedial rule yan. Why? Kami natikman namin nagturo sa ilalim ng puno. Kami natikman namin nagturo ng sobra-sobra na walang reklamo. Eh ngayon dumami yung teacher, babawian mo na. Sana naman yung pinagpaguran ng mga teacher, ng mga kasama pa hanggang ngayon, na dati eh puro overload. Huwag naman sanang maging overload pa rin hanggang ngayon. Last year, it is the year wherein a lot of adjustment we had. Nanood lang po ako. Pero this year, mararamdaman niyo po yung mga changes. No? So, number one assignment. Bago tayo, number one assignment. Try next week, open your content curriculum. Open your content curriculum. Make an annual plan based on the content curriculum. First week, ano bang gagawin mo? Second week, third week, until we finish the grading period. Because your annual plan will be our basis in checking your DLL. Yan po ang magiging basis namin. Because your annual plan will be submitted
on August 23. Wala na po ano yun. Madali lang naman kamo anong mga tech book. Nakita ko yung inyong CBC, yung content competency base. No, yung competency base. Nakita ko yun. Revised 2012. Nasa ano na po tayo? Nasa face to face. So when we talk of face to face, let us now open our content curriculum, not based on MELCs, but based really on the competency of our students. Tatanggalin na natin yung learning gap. Tapos na po tayo sa learning gap. And all of you have prepared different innovation, different activities when we talk of learning gaps. Nasa office po yan, nililigin natin. And hope it will be properly implemented, and it was implemented last year. And sometimes, if needed, ginagamit pa rin natin. No? So, you will only prepare your own annual plan. No? So, hindi naman mahirap kasi hindi naman kayo, most of you are one preparation lang naman. O nagtuturo ka ng grade 10 na English. Yun lang naman ang gagawin. Hindi ka mukha sa maliliit na eskwela. They prepare grade 8, they prepare grade 10. Two preparation, two annual plan. So sa atin, hindi naman eh. So based on your specialization na. Anong pwedeng gift na ibigay ko sa inyo? Unregarded credit. So the only gift that I can give you is a service credit. But how can you earn service credit? You need to make your own individual accomplishment report. And preparing your individual accomplishment report, our brigada coordinator should sign your accomplishment report. Tandaan natin, 5 days yan, sayang. 5 araw din yan. No? Eh kung mapiprepare mo, hindi po buo yan. Hindi yung TV department itong ginawa. No? Ano ba talaga ang senior Moses po? Nakita naman natin, no? Tumawag kayo ng estudyante, kahit mahirap para tingin yung magulang, pinili nyo yung dumating. Kanilang maga, I have seen a group of people, mga kasama ata ni Sir Walter yun, sa church ng Mormon, no? Yung tama ba yun? Sa Mormons. So, thank you very much, Sir Walter. Palupa natin siya. Meron pa akong nakita yung NCGI. Marami naman akong nakikitang dumarating. Kaya lang ang expect ko, parents, those are, tawag natin dito, organization. Siguro next year, we will improve everything. So, kasi next year, buhay na yung drum and dial natin. Bubuhayin ko yung drum and dial ng school para nun masaya. No? Para mag-enjoy tayo. So, lahat po ng nagpagod, you'll be given definitely a service credit. So, depende lang po yan sa paggawa nyo ng individual accomplishment report and attachment of your documents. At the same time, pag pinirmahan ni Ma'am Riga, yan kita na ako makalapin. Pirma ko namin. Siyempre, ito ang gawa akong report kapag alito. Siyempre, misip ko. Okay, so yun po ang pwede kong ibigay sa'yo. What will be your benefit in the Auckland Balik Eskwela? Hindi ko lang alam kung pwede pang ibigay doon. But when we talk of Auckland Balik Eskwela, yun na po yung talagang legitimate natin pagpasok sa school. Preparing our classrooms. So, sa mga room natin, nagpa-future tayo, we need to put our picture in front. Ano ba, dito? Sino ba yung nakaroon dito? Nandiyan yung picture niya. Para pag hinahanap tayo ng mga parents, lumal ni Mike Rivera yan. Eh, na niyang magkilala. Kasabi na niya mo na. So, ilalagay po natin, di ba meron pa picture tayo, meron pangalan sa ilalim. Pa-frame po natin yan, ilagay natin yan. No? That's one ano po na kailangan ikabit natin yung ating mga picture dyan. And same time, sabi ko nga kay Sir Alan, ba't walang memory yung mga principal? Yung mga nag-lead ng school for the past
This is my ninth school. Pumunta po kayo ng San Luis, San Juan High School. Nakikiyan po, picture ko rin, pangatwa yun. The first principal, yung minimum po siyempre, yung elemental principal. Then, susunod na po ako. Pumunta po kayo ng Pulong Maste. Nandun din po yung picture ko. Pogi pa ako, nung bata pa ako dun. Pumunta po kayo ng Kamba. Nandun din po. Pumunta po kayo ng San Juan. Dito ko lang napansin, ba't wala? So, one of our target siguro, hanapin natin yung mga sinaunang litrato ng mga principal. O, yung sa uli, sa Agustino, meron po. Magbanda ko po mapala. Magda ko po yung office na nun. Mapala. Akitsok po yung pictures niya rin. The first EPS of Mabalacan City. Kami po yung concurrent na mga supervisor at that time. So, ibig ko lang po sabihin, dapat hindi namamatay yung mga memories ng mga dati. No? Kasi po, kami binubuhay namin yun. Na dapat alam natin ng no, history. So, we would like to thank also the TBE boys, no? Yung lalo na yung mga tumulong sa mga academics, no? Yung mga nagbutas, yung mga nagbuhat. No? Palakpakan natin yung mga TBE boys, no? Alis ka, lalong-lalo na si Chef Julius, hindi ko nakikita rin. No? Ani ka sa tingamanan, ani ka dumis. Huwag nga eh, ati ni Ari, napon ni ka dumis. Lamim, mamuaya pala. So, lahat po, sila Sir Mataga, sila Sir Cyril, sila Sir Chris Mark, sila Sir Walter, lahat po ng mga TVE boys. Definitely, yung TVE girls din. Andiyang babae na, may mamuala, may badong ruwa rin makinara, di Ma'am Boran eh, di Ma'am Vermi, di Ma'am Rakini, may badong rin gamit lang. Pero sa taas, pababa. At alam mo po, hindi pa sila tapos. As we go with our journey. So maraming salamat po sa challenge. Hindi ko po kayang bayaran ang pagod nyo. Ang pwede ko lang sabihin, salamat po at ituloy natin ang challenge. Good morning. Okay po, thank you so much, sir, for that very wonderful message of gratitude. So one of the highlights of Brigada Escuela is to give recognition to all the people who have helped the community. So, New Barangay San Vicente Bangalore, San Julian Kabataan, Barangay Baras, and Kayantabe, di kayo na kami, Barangay Bulawan, to receive these certificates, may I call our SP Chairperson, Mr. Justin Sammy. Our alumnus. Let's give him a warm round of applause. Sir Mike and all the management team boss, I'm happy with it. Before our closing remarks. Management team, a gracious afternoon to everyone. This event is a celebration of the success of the 5-day Brigada Escuela 2023, which had been participated by innumerable groups and individuals who exerted their time, money, and effort for their support to this establishment. To formally close this program, let us all put our hands together for a job well done. So, palakpakan tayo.
truly, if we work together, everyone can achieve more. This momentous event won't be possible without the strong support of our different partners, our private and public sectors, parents, students. Thank you so much for your participation, either in the financial or in manpower. Now, we can strongly say that through collaboration and team effort, big things can be achieved. As Helen Keller once said, alone we can do little. Together, we can do much. With that, mabuhay po tayo lahat. Thank you so much, Sir Kristen and Santos, okay? Alright, so before we end our brigade